Kumakita nyo, meron pa tayong mga units sa labas kasi literal nakakadating lang nitong mga units. Oo, no, tingnan nyo. So ito is si Chandler version 6. Version 6 na. Oh. Ano yung special na naidagdag sa version 6 na ito? Makita nyo, malapad na yung upuan natin. Ayun! Dito. So four-seater na siya. Yun, literal na four-seater. Sobrang macho, sobrang guwapo na unit. Ito yun. Kasi kung papansin niyo yung forma ng unit na to, akala mo naka-upgrade, sir, no? Oo. Naka-leaf, tapos talagang... Rugged talaga yung forma niya. Naka-steel bumper, eh, no? Tsaka to. Iba ito. Actually, pwede maupo dito. Eh. Wow! Ito, itong apat na to, LED yan. Eh. Yun, no? Para talagang camera ng mga sasakyan. Kung gusto mo ng mas malaking 4 wheels, mas malaking capacity, mas malakas na power, eto na yon. Tsaka, ang maganda dito, high ceiling siya, oh. Napaka-slim ng unit na to, ah. Yes, lalo kung medyo masikip yung parking space, pwedeng-pwede ito. Vesla. Vesla. Oh, hindi Vesla. Siya Vespa, sir, ah. Vesla. Oh. Mukha lang siyang Vespa, pero... Mukha siyang Vespa. Retro-looking siya na scooter. Balita ko, at sa pagkakaalam ko, ito yung unit na kaya lang din namang tumakbo ng 100... kilometers per hour. 100 kilometers per hour. Ano ba meron dyan? Ito yung special freebies natin na available ngayong October. So, pwede kayong mamili Samsung power bank. Ito naman, Bluetooth speaker. Exclusive to dito sa Waymaker Cycle Center. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Tiredness Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Tondo, Manila upang muling bisitahin ang isa sa may pinakamurang magbenta ng mga e-bike dito sa Tondo. Ito ang Waymaker Cycle Center. Ngayong araw guys, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga magaganda, mura at quality na mga e-bike nila rito. Magmula sa 2 wheels, 3 wheels hanggang sa 4 wheels, ipapakita ko sa inyo. At babanggitin ko syempre ang mga specs at presyo at lahat ng detalye na kinakailangan nyo sa mga units na may papakita natin dito. Nakikita nyo ba yan sa paligid natin ngayon? Yan, yung mga malalaking unit na yan. Lahat ng yan ay ipapakita natin dito. At syempre, may good news tayo ngayong araw. Alam nyo ba na itong Waymaker Cycle Center, bodega price, di ba? Bodega price sila. Kaya talaga namang 1,000 pesos mo, may e-bike ka na dito sa Waymaker. Kaya naman, kung sakaling interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga details na mga units nila rito, syempre, tutukan nyo lang itong video natin at panoorin nyo lang hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo, makuha nyo kagad sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy ang magsimula guys, baka pwede nyo munang i-like itong video natin. Share nyo na rin, tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section. Dahil yung ginagawa nyo pag-share at pag-like ng bawat video na ina-upload natin, napakalaking bagay na yan at napakalaking tulong na yan dito sa ating YouTube channel, maging dito sa ating Facebook page. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, guys, ano naman ang hinihintay nyo dyan? Mag-subscribe na kayo. Like and follow nyo na rin syempre itong ating Facebook page para lagi kayong updated kapag ka meron tayong mga videong ilalabas or bagong video na i-release, i-upload pa dito sa ating channel. Kaya naman, samahan nyo na ako, libutin na natin itong Waymaker Cycle Center Tondo Branch para malaman na natin yung mga mura at quality na mga e-bikes nila rito. So, dyan lang kayo guys, tutok lang kayo, samahan nyo ako today. Okay Let's guys, go. Ito at kasama na natin yung mag-a-assist sa atin ngayong araw dito sa Waymaker Cycle Center Abad Santos Branch. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang napakagwapo at napakamachong si Sir Nico! So, hi sa mga subscriber ni Sir Tarles. Welcome dito sa Waymaker Cycle Center. Dito tayo ngayon sa Tondo Branch dito sa Abad Santos, Manila. Corner lang siya ng Kirikada katabi ng China Bank. Pwede rin po kayong mag-visit sa page natin, Facebook, Waymaker Cycle Center. Yun, sir. Pakibanggit mo na rin sa mga manonood natin kung tuwing kailan, tuwing anong oras tayo open dito. Yun. Ang operation hours natin is 9 a.m. to 6 p.m. and open po tayo daily Monday to Sunday. Yun. Yung contact number, sir, na pwede nilang tawagan, pakibanggit mo na rin. Sure. Area code 02 and then 858-48664 and then mobile number natin is 0995-761-9035. Yun. Sir, dito ba ngayon sa Abad Santos branch, meron pa rin ba tayong mga naka-sale, naka-promo, ganyan? Yes, as always, Waymaker Cycle Center, bodega price tayo. And then, dito sa Tondo branch, meron tayong mga special freebies para sa mga four-wheels natin. Mamaya, papakita natin yan. Ayun. So, tara na guys, simulan na natin to para malaman nyo na kung ano-ano yung mga available
at kung ano-ano yung mga mura at quality nilang mga units dito. Siyempre, sasamahan tayo ni Sir Nico. Okay, sir, simulan na natin sa napakagandang three wheels na nasa tabi mo. Yun, sa mga nagahanap ng budget-friendly na three wheels, meron tayo dito ang Way 007. So, meron na tayong motor power at 600 watts. Ang battery natin is 48 volts, 20 amperes. Tapos, three-seater na rin to. Meron tayong compartment sa likod. Then, nagiging cargo siya, sir, no? Oo, itong ilalim ng upuan natin, nabubuksan yan para maging compartment. Mm-hmm. Pwede mo siyang gamitin na nakabukas or pwede rin naman for safety, makasarap, tapos meron kang upuan dito. Then, meron din tayong basket dito sa likuran for extra space ng cargo. And then, meron din tayong basket dito sa harapan. Yun. So, marami na rin silang pwedeng ma-load sa unit na to, sir, no? Yes. May mga storage siyang kasama. Special. So, yung ganito, speaking of load, yung ganitong unit, sir, ilan ba ang maximum load weight capacity niyan? Maximum load weight capacity is up to 300, between 250 to 300 kilograms. So, tatlong adult kayang-kaya. Yun. Tatlong adult ang kasya. Sa unit na to. So sa isang full charge nito, sir, gaano kalayo na ang pwedeng marating? Sa isang full charge, mag-range to between 30 to 35 kilometers on a full load na yun. Malayo na rin. Malayo na rin, ano? Eh, gaano naman katagal ang charging time niyan, sir? Yun, ang charging time natin from drain or from with 20% below na battery, ang full charge is up to 8 hours. 8 hours. Hindi naman ba malakas sa kuryente yan, sir? Yun, good question yan, sir. Kasi doon muna natin ma-appreciate yung katipiran ng electric vehicle. Yung 8 hours na charging, especially sa battery capacity nito na 48 volts, 20 amperes, nag-range lang siya between 15 to 20 pesos. Uy, ganun lang kamura. Mm. Ano yun? Sa isang full charge yun? Isang full charge yun, yung 8 hours charging. Tapos malayo na yung pwede nilang marating, ano? Yes. Yung sukat ng gulong natin dito, sir, napansin ko, size 8, ano? Yes, size 8. Size 8 ang sukat ng ating gulong. Naka-digital panel na rin tayo dyan, guys, so automatic wiper na rin tayo, kaya talagang all goods na rin yung unit natin. Tapos meron din tayong reverse mode para sa mga nag-park. Tapos maganda rin dito, meron din tayong speed selector. Yun. So sa reverse mode, maganda yun. Hindi na sila magtutulak, sir, no? Yes. And then yung speed level na binabanggit naman ni Sir Nico, 1, 2, and 3, depende yun sa road condition at kung gano'n nyo siya kabilis gustong patakbuhin. Yes. No? So yung ganitong unit, sir, nasa magkano ba ang presyohan yan? Yun, ang presyo ng Way 007, SRP nito is at 43,000. Pero since bodega price tayo, nakasale tayo at 38,500 only. Uy, 38,500 pesos, guys. Meron ka ng pampamilya na e-trike dito sa Waymaker. At ang maganda rito, meron siyang foot brake, LED na rin yung ating mga ilaw. Kaya talagang sobrang visible, lalo na sa gabi, pagkagagamitin mo siya. May mga kulay pa ba siyang available, sir? Sa ngayon, ang available natin on stocks is ito, yung dark gray. Tapos meron din itong mga lumabas na red and black. Yun, may mga option pa rin naman pala kayo, guys, sa mga kulay nitong unit na to. So bukod dito, sir, ano pa ba yung next na unit natin pwedeng ipakita sa kanila dyan? Sure, bago pala natin makalimutan. Oy, sige, sir. Yung mga units natin, kung makikita nyo, libre na lang yung trapal natin. So, yun. Pwede na kayong di muna magpagawa kung gusto nyo. Meron na kayong trapal na gagamitin upon purchase. Yan. So, umulan umaraw, laban na laban, yes, ang unit natin dito sa Waymaker. Ano? So, bukod dito sa three wheels na to, sir, baka pwede mo pa kaming bigyan ng option or pagpipilian sa mga unit dito. Yes, sir. Tara, ito. Meron pa tayong isang three wheels dito. Ito naman si Phoenix. Uy, napakaganda naman ang pangalan nito, sir. Dito ako sa bandang unahan, ha. Yan. Ang tawag nyo dito, sir, is? Phoenix. Phoenix, guys. So, itong Phoenix na to, sir, gaano kabilis nakakatakbo to? Actually, si Phoenix, mas malakas siya ng konti kay Way 007 kasi ang motor power nito is 650 watts na. Mm-hmm. And mas pinalaki na yung battery niya at 60 volts, 20 amperes. Kung sa speed, on an average, kaya nito between 30 to 40 kilometers per hour. And then yung approximate range naman niya is up to 40 kilometers. Oo, diba? Mabilis at malayo na rin ang pwedeng marating ng unit na to. So yung ganito naman, sir, napansin ko, medyo malaki siya dun sa una nating ipinakita. Pangilan tao na ang pwedeng sumakay dito? Dito, 3 adults,
ang ideal na capacity niya. Ngayon, kung medyo payat-payat pa, pwede pa dito ang tatlo sa likod. And maganda dito, mas malaki na yung gulong niya. By 10 okay. na yung gulong natin. Size 10 na yung gulong tapos niya. Tapos disc brake na yung harapan yun, natin. Yun, ang isa sa magandang napansin ko sa kanya. Naka-disc brake na siya guys, oh. Sobrang accurate niyan. Tsaka sobrang lakas na ng preno niyan. Naka-stainless na rin yung tapalodo natin, yes, sir. No? Ako papansin mo, sir, meron na rin to tayong handbrake. Yun. Yan. May handbrake ng kasama. Oh. For the actual purpose, sir, yung pwesto natin ngayon, pass land siya. Yun. So, kung napupunta ka sa gantong sitwasyon, magpapark ka sa gantong klaseng slope, pwede mong itangat yung yan. Handbrake. Yan. Very useful yung handbrake natin. Kapag paparada nga kayo sa slope, yan, gamitin nyo yung handbrake para hindi siya dumausdo, sir, no? Yes, sir. Pagaya rin ng unang unit na ipinakita natin, itong unit na to, na itutumba rin yung kanyang upuan, passenger sir. Seat. Tsaka hydraulic na tayo, sir. Yun, tsaka maganda dyan, sir. Pag binuksan nila, dahan-dahang bumubukas, hindi kalampag, sir, no? Hindi mo na siya alalayan kasi gusa na siya. Gusa na siyang bumubukas. So... Tapos, sir, mabanggit na lang natin since napag-uusapan natin yung compartment. Eto, instead of basket, box compartment na tayo dito. Yun, no? Close basket na siya, sir. Oo. So, kahit importanteng bagay ilagay nila dyan, hindi na madudukot, ano? Yes, sir. Tapos, meron na tayo dito sa likod na crash guard din. Yun, may crash guard. Kapal na bakal yan. So, magkamali man kayo ng atras, hindi kagad direktang tatama dun sa kaha ng unit nyo, no? Napakaganda rin itong bulsa na to, sir, oh. Yan, no? May pocket pa tayo. May ilagay ng barya, ng... Starbucks. Yun! Na-endorse pa, no? So, yung ganito, napansin ko, para siyang robot, eh, no? Oo, sir, parang motorcycle type. Tapos, LED yung ilaw natin, semi-projector na yan. Tapos, meron tayong daytime running light din. Tanda. Yung mapansin mo, sir, meron na rin tayong crown light sa gabi. Mas maliwanag na yung view natin. So, karagdagang visibility to, guys, no? Para makita kayo ng mga sasakyan na kasalubong nyo, no? Para iwas aksidente or iwas bangga. Lalong-lalo yes. na sa gabi. So, yung ganitong unit, sir, nasa magkano ba ang presyuhan natin dyan? Yun, si Phoenix is only at 50,000 bodega price. Uy, 50K! Bodega price, sir, ha? Binabanggit mo. Pero dati ba, magkano ba presyo niyan? Ang Phoenix, ang SRP ito is at 55,000. Uy, less 5,000 tayo ngayon dito. Less 5,000 tayo. At, again, free trapal tayo. Oh, may kasama na ring trapal at mini fan. Oh, may kaya centralized talagang, aircon na. Yun, centralized aircon. Eh, meron tayong free electric fan. Medyo malaki yung mini fan na nakalagay dito, ha. Kaya talaga naman kahit mainit ang panahon, talagang hindi kayo maiinitan kapag ito yung unit na gamit nyo. Or kung umulan man, meron tayong trapal dyan na pwedeng ibaba para hindi kayo mabasa. So sa 50K, parang okay na po, sir, no? Yes, sir. Sulit at panalo na kayo sa dami ng pwedeng ilagay at isakay. Sulit na talaga sa Phoenix na 3 wheels. So bukod dito sa 3 wheels na to, sir, ano pa ba yung next nating unit yan? Yun, kung gusto nyo pa ng medyo mas maformang 3 wheels, nasa medyo same budget range tayo, tara, may papaya tayo. Yun, tara. Yan natin tong maformang 3 wheels na to, ha. Same budget pero maforma, sir. Oo, eto naman, isa sa mga 3 wheels natin, kung hanap nyo yung medyo mas maforma pa, eto si Poseidon. Hoy, ang tawag nyo dito is Poseidon, sir. Yes, Poseidon. Napansin ko, napaka-slim ng unit na to, ha? Yes, lalo kung medyo masigip yung parking space, pwedeng-pwede to. So, ito yata yung tinaguri ang sexing e-bike, sir. Yes. Napansin slim, yun? Slim, sobrang sexy. Keto diet yan, eh. Keto diet pala ang diet nitong unit na to. So, ito, sir. Tamang-tama ito sa mga consumer natin na limited ang parking space. Yes. Or sa mga, sabihin na nating, nasa dadaan sila sa butas ng karayom bago nila marating yung madaling iskinita, no? Oh. Or bago nila marating yung kanilang mga parking space. Dahil tignan nyo naman, no, nakadesign talaga to pang singit-singit dahil napaka-nipis at napakaganda ng forma ng unit na to. Pero wag nyong smulin to, ha, dahil... Ilan na pwedeng sumakay dito, sir? Dahil kasha dito pa rin, tatlong adults. Oh, kita nyo yun? Tapos kung makita nyo, full flarings na tayo. Ang ganda. LED rin lahat ng ilaw natin. Mm. Tapos meron na tayong windshield dito. Sarado, na sarado fiber, na, yan. No? Sarado na yan. Tapos, brusco, kahit slim siya, brusco naman yung side mirror natin. Tapos, napansin kong ganda ng side mirror nito, sir, ha? May signal light na rin siya kasama. Yan ang maganda dyan. May extra signal light na nakakabit sa side mirror. Tsaka matindi dito, sir, yung braking system niya, disc brake na. Disc brake na rin yung harapan natin. Tignan nyo, guys, oh, naka-disc brake na tayo dyan, oh.
Tapos naka-stainless tapalodo pa tayo, kaya talaga namang walang pagkakalawang malusong man kayo sa baha or sabihin na natin sa mga talsik, hindi mga ngalawang yan. Size 10 na yung gulong natin, size sir. Size 10 naman yung gulong natin. Tapos sa mga gulong natin, sa lahat ng units, tubeless lahat. Tubeless tire. Tsaka ito guys, so, pakita natin to sir. Tara. Ayan yung sample ng cargo natin. So nakita nyo, itinumba lang yung kanyang passenger seat, lalabas na yung ating cargo dito. Oh. Tignan nyo naman, talagang parang sinample talaga sir, oh. Oh. Talagang nilagyan ng ano, ng laman. Ito kasi bagong deliver natin, so nandito pa yung mga accessories na kailangan gamitin. Pero yun nga, nabanggit natin kanina, kung kailangan mo ng space na medyo malaki, pwede mong buksan yung upuan. Tapos diyan mo lalagay yung pinamili mo or kung ano man yung ilalagay mo. O, diba? So, pang grocery or pwede rin kung sakaling meron silang small business, no? Oo, panghakot ng bigas, itlog, pwede. O, sa mga sari-sari store, ganyan, yes. Ano? Tamang-tama ito pagka mamimili kayo. So, nabanggit mo, sir, 3 hanggang 4 na tao pa rin ang pwedeng sumakay, ano? Possible, depende na lang sa depende sukat. Depende na lang yan. Sa sukat ng sasakay. Etong unit na to, sir, syempre, slim siya, diba? Gano'ng kabigat ang maximum load weight capacity niya? Ito, nag-aaro ito between 300 to 350 kilograms. Ah, ganun din pala kabigat ang pwedeng i-load sa unit na to. Ganun naman kalayo ang distance na pwede niyang marating. Yun, since si Poseidon is naka 60 volts, 20 amperes na battery at ang motor power natin is at 800 watts, kaya nito between an average ng 40 to 45 kilometers. Depende pa rin yan sa, of course, sa driving habits and then sa condition ng daan at sa load weight. Oh, di ba? Tingnan niyo to. Sobrang ganda or sobrang high-tech na ng kanyang panel gauge, ano? Oh. Naka-intact na mismo sa dashboard, oh. Integrated na yung digital panel. Naka-integrated na. Tsaka ito, guys, oh. May meron siyang cellphone holder. May Bluetooth speaker din to, di ba? Yun ang maganda diyan, kaya may cellphone holder na siya. Kasi pwede mo na siyang gamitan ng Bluetooth. Nandito na rin yung pinaka-ano niya, no? Oh, controls niya. Oh, mga controls. Tsaka maganda, may hazard, oh. Pwede kang, kung sakaling aksidenteng hihinto ka, pwede mong gamitin yung hazard para visible ka pa rin sa daan. So, alamin naman natin yung presyo ng unit na to, sir, si Poseidon. Yun, si Poseidon is only at 50,000 pesos din. Uy, 50,000 pesos ka presyo lang siya ni Phoenix. Yes. Pero itong unit na to, maganda na, maporma pa, talagang sabihin na natin, sulit na sulit yung 50K na ibabayad nila rito. Yes. O sige, tanong na lang din natin, sir. Yung 50K, halimbawa, wala akong 50K ngayon. So, medyo short ako sa budget. May mga natatanong sa atin kung pwede ba nilang kunin via installment yung mga unit natin dito. Yun, very good question. Siyempre, meron tayong mga subscribers or yung mga customers natin na working on a budget. So, if wala kayong pang-cash dito sa Waymaker, sa mga units natin below 100,000, pwede natin siya ipasok ng installment through home credit. Okay. So nakita nyo naman ha, kung wala kayong budget, pwede kayong bigyan via home credit or hulugan. So monthly nyo babayaran. Sir, ano ba yung mga requirements natin sa home credit? Yun, ang requirements lang sa home credit, magdala lang kayo ng isang valid ID na primary, Philippine ID. And then, kailangan physically present din yung mag-loan sa store during process. At ang maganda dito, real-time ang process natin. So, in a matter of 10 to 15 minutes, mapaprocess yung loan application. Real-time din yung decision. So, once ma-approve, pwede na mag-down payment si customer and then same day release tayo. Oh, di ba? So, hindi na sila maghihintay ng matagal, ano? Yes. Same day. Kung sakaling ngayon ka pupunta, ngayon mo rin maiuwi ang unit mo. Kapag na-approve ka, same day. Same day tayo. Hindi ka nadadaan sa CI or ano pa ang ibang ano, requirements. Basta, isang valid ID primary lang, Philippine ID. And then, of course, active SIM card. Yun. Kasi meron tayong security procedure during the process ng application. So, kailangan meron kayong active SIM card na makaka-receive ng PIN. Oh, di ba? Walang kahasil-hasil dito sa Waymaker. Napansin natin, sir, ito kulay puti, ano? Yung pinakita nating yes. Unit. May mga kulay pa ba silang pagpipilian dyan? Ayun ang maganda dito sa Poseidon. Hindi lang siya isang kulay. Meron tayong lumabas ito na red. Meron din black. Oh. At meron din tayo yung paborito ng mga customers natin, yung Galaxy Blue. Galaxy Blue. So, meron pa pala kayong or marami pa pala kayong kulay na pwedeng pagpilian sa Poseidon. Meron ding purple gray.
Uy, meron din. So mga two tones siya, yung mga ganun, meron yan tayo. Yan mga magagandang kulay na pwede nyong piliin ha, sa mga units natin dito sa Waymaker. Sir, bukod dyan sa three wheels na yan, ano pa ba yung pwede mong ibigay sa aming option sa mga available units nyo ngayon dito? Yun, magandang question yan, sir. Kasi bukod sa three wheels na electric vehicles, meron din tayong mga four wheels na unit. Tara, isa-isay natin. O, sige, pakita mo nga sa amin. O hey. Ano-ano yung mga four wheels na available sa inyo ngayon dito? Umpisa dito na tayo dito sa... Ako nalilipat, sir. Yan. Umpisa na tayo dito sa pambato ng Waymaker. Pambato ng Waymaker? Yes. O sige nga, sir, patunayan mo sa amin kung bakit pambato ng Waymaker to. Yun, kaya ito pambato ng Waymaker kasi ito yung very own na e-bike ni Waymaker. Kasi talagang assembled sa warehouse natin. So, meaning, sarili niyong brand to, sir. Yes. Kaya naman pala may nakasulat dito sa gilid na Waymaker Cycle Center. Pinatutunayan lang yan. Pati mating yan. Na sarili nating brand itong unit na ipapakita natin. So, itong unit na to, sir, yung four wheels na pinapakita natin ngayon, ilang watts na po ba yan? Yun. So, ito pala si Chandler Pogi. Uy, grabe. Si San? Chandler Pogi. So, ito si Chandler Pogi. Very own ng Waymaker Cycle Center. Ang motor power natin is already at 1,000 watts. And then ang battery natin is 60 volts, 20 amperes. Wow! 1,000 watts, sir! So yung 1,000 watts na yun, kahit nasa ahon, laban tong unit na to? Yes, laban yung unit. Tsaka meron tayong tawag dito, uphill assist din dito. So may meron siyang dalawang mode ng driving. So naka 1,000 watts na, ibig sabihin, malakas na yung motor power niya, meron pa siyang extra power kung sakasakaling mabitin pa kayo dun sa 1,500 watts na yon, may power pa siyang ibibigay. Yes, may speed selector kasi tayo dito. Yun o. Oh. Yun o. Oh. So parang kalan lang yan. Oo no. So pwede mong kontrolin yung power mo. Adjustable ano. Kung gusto magtipid sa battery, pwede mong hinaan. Oo. Pero kung gusto mong gamitin yung full capacity ng 1,000 watts, bibigay niyo sa yan, adjust ko lang. So depende sa gagamit, sir, no? Oo. Kung ano yung gusto nyong takbo na pwedeng ibigay sa inyo ng unit na to. So sir, ito, ilang tao na po ba pwedeng sumakay dyan? Yun, ang full capacity natin and ideally is 3 adults. Pero makita mo, sir, adjustable tong mga tawag ito, armrest natin. So medyo pwede pang mag-extra. Depende yan sa sasakay. So hindi sila mahihirapang sumakay, sir, no? Yes. Dahil adjustable na yung armrest natin. So kapag kaganyan, makakapagbigay pa yan ng extra space, sir, eh. Diba? Yes. Unlike dun sa mga nakafix yung mga armrest, syempre, kailangan hanggang dun lang talaga. So ito, pwede ka pang sabihin na nating mag-exceed ng konti or yung kalahating kwetang nung naka... Upo, no? Upong ano, upong 4 lang. Upong 4 lang para ma-maximize natin yung ating upuan sa unit na to. Pero tanong na lang din natin, ilan ba ang maximum load weight capacity ng unit na to? Yun, si Chandler Pogi, ideally between 300 to 350 kilograms. 300 to 350 kilos. So sabihin na natin, medyo mahirapan pala tayo pag kinumpit natin yung mga timbang ng mga upo. Ideal na lang kung tatlong adult, tapos kung may mga konting pinamili, pwedeng-pwede. Kasi kung makapansin mo rin, sir, mayroon tayong basket dito sa harapan. Okay. Tapos itong upuan natin na to, also serves as compartment, katulad ng mga pinakita natin sa three wheels kanina. Maganda, maganda. And then, meron pa tayong box compartment dito sa likod. Ayun. Ayun, no? Kita nyo yun? So, ibig sabihin, itong unit na to, kahit na four wheels siya, marami pa rin kayong pwedeng mailagay at maiload sa kanya. Tignan nyo, meron pa siyang audio system dito kung sakaling matraffic man kayo. Eh, hindi kayo maiinip sa biyahe, sir, no? Oo, busog na busog sa features tong unit na to since pambasa. Pwede silang mag-sound trip, no? Natin. So, yun. AM, FM, USB, pwede rin tong micro SD or memory card ang gamitin. Mm-hmm. Tapos, pwedeng Bluetooth. Pwedeng i-Bluetooth. So, i-connect nyo lang yung mga cellphone nyo dyan para makapamili sila, sir, no? Oh. Kung anong kanta. Sobrang visible niya na lalo sa gabi dahil meron siyang crown lights, di ba? Tsaka may bumper na rin tayo dyan, no? Para magkamali man kayo, mabunggo man kayo sa mga hindi dapat mabunggo, eh hindi kagad maapektuhan yung fairings or yung kahan ng unit nyo. Yes. Ha? Size 8 yung gulong natin dyan, size ha? Pero 100 by 90, guys. Kaya talagang sobrang taba at mataas ang ground clearance natin.
Sir, etong unit na to, palagay ko, sulit na naman to. Yes, sir. Ito, mas sulit pa yung unit. Especially, malaking aid to para sa pag-maatras. Especially, kung medyo masikip yung space nyo. Meron na tayong reverse camera. Yun, oh. Kita nyo yun? May reverse camera siya. Meaning, hindi na para lingon kayo ng lingon kapag ka-aatras kayo. Di ba, mas madali ang buhay kapag ka-ganyan, sir, no? Yes. Tapos, ito pa isang maganda dito, yung libreng trapal natin, meron siyang magandang feature. Okay. Ito siya. So, makikita mo siya, pwede mo siya nakafix na ganyan, kasi ito mesh na. So, pwede lang pumasok yung hangin. Pero pag umuulan, pwede mo ibaba itong plastic na to. Para hindi pumasok yung tubig sa loob. Ayun, nakita nyo naman kung gaano kaganda ang kasama or libreng trapal ng unit na to. Para hindi kita yung legs mo. So, may privacy. Oo. May privacy, di ba? Tsaka ito maganda, sir. Masiraan man sila or mabutasan man sila ng gulong, meron silang madudukot. Kasi meron tayong spare tire. Ayun, nakita nyo yung nasa likod na yan. Libre lang yan, ha? Kung libre ano yung... lang yan, as is, kasama na sa package. Okay. Kung ano yung naka-install na gulong dito, ganyan din ang libre nating gulong. Siyempre, may kasama na rin pati, dyan. Pati rim. Oo, oh, yung mags natin. Aluminum na rin yan, ha? Guys, yes. Yung mags, ha? May cover pang kasama. Nakita yung, nyo naman, ha? Yung gulong lang na set na yan alone, yung mags, tsaka yung goma, set niyan is around 2,000 na. 2,000? Nakita nyo yun? So, nakatipid ka na ng around 2,000 pesos para sa isang set ng gulong. O, di ba? Malaking bagay na rin yung 2,000 pesos na yun, ha? Marami na kayong pwedeng mabili ron. Saka, sir, makapansin mo, kakaiba yung upuan natin dito. Yun na nga, eh. So, meron na tayo dito na brown leather seat. Yun, oh. Maganda yung upholstery natin. Parang saka, para ka na rin nakaupo sa sopa niyan, sir. Oo. Ultimo yung headrest natin dito. Aga nun din naka-polster niya. Brown leather din, ano? Pogi talaga. Pogi talaga, sinabi mo pa. Oh. O sige, tingnan naman natin. Nakita natin, sobrang pogi ng unit. Sobrang dami at gaganda ng mga features na nakakabit sa kanya. Tingnan natin kung pogi rin ba yung presyo niya. Ay, napaka-pogi ng presyo. For lahat ng features na binanggit natin sa channel, pogi, only for 65,000. Ganun lang kababayan, sir? Yes, sir. And kung... again, working on a budget ka, pwedeng-pwede rin siya through home credit. Grabe, 64,000, pwede 65, mo pong hulugan 65. Monthly. 65,000. Sorry, sir. Sorry, medyo maingay kasi guys eh. Sorry, ha. Correction lang ha, 65, sir. 65,000 pesos. Pwede nyo pong hulugan monthly via home credit. Ang mga kulay natin pwedeng pagpilian dyan, sir, is? Yan, meron tayong, ito tulad nito, apple green. Apple green, tapos, okay. Tapos meron din tayong black, meron tayong red, meron tayong pink, meron tayong white, and meron tayong dilaw. Grabe naman! Parang ibinigay mo na yata sa amin lahat ng kulay na pwede nilang pagpilian, ha? Meron pa tayong ash blue. Oo, kita nyo yun, ash blue. Mga kakaibang kulay pa ang ibinibigay sa atin. Stand out talaga. Stand out talaga, sir, mismo. Sir, ano pa ba yung unit na pwedeng mong ipakita sa amin dyan? Yun, ito, tara. Itong katabi natin, si Chandler S. Chandler S, guys. Ayan. Ito, yung kulay blue, sir, no? Yes, yung kulay blue. Si Chandler S, meron na rin siyang 1,000 watts motor power, 60 volts, 20 amperes. Sa body, almost pareha sila. Meron silang compartment type na box sa likod, basket sa harapan. And then yung seating capacity, almost pareha sila ni Chandler. Pero ang naiba dito sa feature na to, kahit pala sila na 1,000 watts motor power and 60 volts, 20 amperes. Si Chandler S, meron siyang two-gear mode. Two-gear mode? So, meron siyang uphill assist. Aba, talaga? Oo. So, ito yun guys, ha, yung pinag-uusapan natin, itong kulay blue. Hindi lang natin masyadong malapitan. Ito ba, sir, magkaiba ba itong dalawa na to? Yes, magkaiba. Magkaiba. Mamaya, discuss din natin to. O, sige. So, dito, sa Chandler S, ilan ang wattage natin dyan or motor power natin dyan? Ang motor power natin is at 1,000 watts. 1,000 watts? Yes. Okay. And then ang ating specs ng battery is? Ang specs ng battery natin is 60 volts, 20 amperes. 60 volts, 20 amperes. Doon na lang tayo sa likod, sir, para makita natin yung itsura ng unit na to. Ayan, oh. Ano? Napansin ko, yung kanyang basket, parang halos nakasama na rito sa kahan ng kanyang diretso na. Ang mismong unit, nakadiretso na guys, oh. Ganda, nilagyan na lang ng takip dito. So, ibig sabihin, mas malaki na yung compartment na pwede nyong paglagyan
sa ganitong unit. At kagaya rin na, nitong unit na to ni Chandler Pogi, guys, nakita nyo, meron din siyang extra tire with mags. Parang halos the same sila ng ano, no? Ng specs nitong Chandler Pogi. Pero, syempre, nagkatalo tayo sa wattage. Mas mababa yung wattage natin dito dahil ito po ay naka 1,000 watts. Pero palaban na rin yan kahit sa ahon, sir, no? Yes, lalo sa ahon kasi meron na tayong uphill assist. Kaya niya 15 to 30 degrees. Kayang-kaya pag tinurn on natin yung uphill assist. Yun, mas malakas umahon itong unit na to. So, ito sir, ganun na ba kalayo nakakarating to? Sa range, on an average, between 35 to 40 kilometers. Oh, 35 to 40, edi malayo na rin ang pwede nyong marating. Gano'n naman ba katagal bago malobat to? Yun yung range natin ng battery niya, yung 35 to 40 kilometers. Depende pa rin yan sa bigat ng sakay and of course sa driving habit. Pero charging time, from zero battery or low battery, 6 to 8 hours. 6 to 8 hours ang charging time. Siyempre, hindi rin siya ganun kalakas sa kuryente, sir, no? Yes. Matipid lang din sa kuryente itong unit na to. Ang napansin kong nawala rito, sir, yung kanyang back camera, no? Yung reverse camera. Yung reverse camera niya. Pero if ever gusto ng customers natin ng magpa-install ng reverse camera, pwede tayo dito sa Waymaker Cycle Center. Nag-i-install din tayo ng reverse camera. Sa mga gusto magpakabit ng reverse camera, any units. Nagpo-customize pa rin pala tayo rito, sir, no? May available tayo nun. So, kung sakali, meron kayong mga accessories na gustong ipadagdag sa bawat unit na makukuha nyo rito, pwedeng-pwede po yan. May mga additional na charges lang naman, depende sa presyo ng accessories na gusto nyong ipalagay sa unit nyo. May audio system na rin tayo rito, kagaya dito sa Chandler Pogi. So, ito sir, 1,000 watts, magkano presyo? So, sa presyo ni Chandler S, dun sa features niya, only at 68,000. 68K lang, guys. So, nakita nyo naman, napaka-pogi na ng unit nyo. May bumper siya, harap at likod, guys. Kaya huwag kayong mangangamba kung mabanggaman kayo. Tsaka ito maganda, oh. Yung gulong niya, nakapasok ko talaga sa mismong sir, oh. Bearings. Oh. Iba yung tapalodo niya. Oh, may tapalodo pa. Ito, nakapasok na talaga siya sa loob ng kaha. Napakaganda. May mga kulay pa ba itong si, ano? Si Chandler S. Chandler S. Lumabas na color dito is white, black. Ngayon to, ang available natin yun yung blue. And then eventually may mga lalabas pa siya ibang kulay. Oh, may mga kulay pa kayo ha na pwedeng pagpilian. So itong katabi niya, sir. Ah, ito naman isang variant din ng Chandler. Ito si Chandler LV. Chandler LV. Yes. Maganda naman ng mga Chandler variant niyo or Chandler brand niyo, sir. So itong Chandler LV na to, sir. Ilang watts po ba ito? 'Yon, si Chandler LV, ito yung bagong variant natin. Is already at 1,500 watts. 1,500 watts? Yes. So meaning sobrang lakas din pala talaga nitong unit na to. Yes. Ang maganda dito kay Chandler LV, mas pinalakas na yung motor power niya. So kung sa mas mabigat or mas paahon, mas kumpiyansa ka kasi mas malakas na yung motor niya. Oh, ilan ba ang maximum load weight capacity nito, sir? Sa load weight capacity, sa mga Chandler naman, pare-pareha sila, 300 to 350 kilograms. Same lang. Pero nagkakaiba na lang yan sa hatak, sir, no? Sa hatak. Sa power talaga. Tsaka si Chandler LV, ang isa sa nagustuhan ko dito kasi, anyway, personal preference ko to, straightforward yung driving mode niya. So, wala siyang speed selector. So, upon drive mode, gagamitin niya yung full power ng motor natin. So, talagang yung... Kukontrolin mo na lang siya sa silinyador. Yung buong lakas talaga niya ang ibibigay, no, sir, no? Depende sa pagpihit mo or pagtapak mo ng accelerator niya, no? So, ito, sir, meron din siyang extra tire with mags. Yes. Meron din siyang reverse camera. Yung side mirror natin, meron na rin signal light. Yes. Okay. Tsaka yung basket natin, closed basket na rin, sir. Closed basket na rin to. Tapos ito, libre din ang kapal natin dito. Libre na rin, hindi pa lang naka-install sa ngayon. Oo. No? Upon purchase lahat ng units natin, lalagyan ang kapal yan. Oo. Tsaka baka isipin nyo, hindi nagiging compartment yung kanyang passenger seat. Naitutumba rin po yan, ha? Parehas lang din yan. Saka ito, sir, pakita lang natin yung kanyang camera, oh. Guys, tingnan nyo kung gaano kaganda yung naka-install na camera dyan, guys. Ayun, oh. Para talagang camera
ng mga sasakyan, no? Saka may ito, itong apat na to LED yan eh. You know? So sa gabi kahit madilim makikita pa rin yung ano, yung vision ng camera. Kaya napakaganda, no? So yung ganito, sir, magkano naman ang presyo natin? So sulit na sulit na 68,000 for Chandler LD. So may mga option pala sila sa mga halagang 68,000, ano? Oo. Sa range natin na 65 to 70, meron kayong mga pagpipilian na four wheels. Magagandang four wheels na pwede pagpilian. Depende lang yan sa preference and of course sa budget. Oh, di ba? So ano pang iniintay nyo, ha? Pasyal na kayo dito sa Wingmaker para makita nyo at malaman nyo kung ano-ano yung mga unit na fit sa inyo. So bukod dito sa four wheels na to, sir, ano pa ba yung mga available mo dyan sa tabi mo? Ano pa ba yung mga yan? Ito, sir, maganda dito, bagong dating. Uy. Kanina lang talaga. Mainit-init pa yan, sir. Init, kasing init ng panahon. Kasing init ng panahon, ano? Kumakita nyo, mayroon pa tayong mga unit sa labas kasi literal nakakadating lang nitong mga Oo, unit no? na to. Tingnan nyo. So ito, is Chandler version 6. Chandler version 6? Yes. Tingnan ko nga yung harapan itong version 6 na to. Tingnan natin, kung maganda talaga. Eto guys, so ito yung tinatawag nilang Chandler version 6. So ito, sir, nabanggit natin version 6 na. Oo. Ano yung special na naidagdag sa version 6 na ito? Si Chandler version 6, meron na rin siyang 1,500 watts na motor power. Ang battery natin is also 60 volts 20 amperes. Pero isang malaking change dito sa Chandler version 6 is yung seat capacity niya. Ah, okay. Yan. Kasi yung mga prior variations ng Chandler natin, 3-seater lang siya. Inet. Luto. Luto. Pero yan, makita nyo, malapad na yung upuan natin. Ayun! Dito. So ito pala yung pinaka naging special upgrade sa unit na to. So 4-seater na siya. Yun, literal na 4-seater. Yes. Kanina, dun sa mga unit na ipinakita nating 4 wheels, yung 4-seater na yon eh depende pa yon sa mga sukat ng mga sasakay. Pero ito, guys, huwag na kayong mag-alala dahil talagang dinesign na siya para sa apat na tao. Yes. Dahil kung papansin niyo yung kanyang driver seat, literal na dalawa ang pwedeng umupo niya. Yes, sa sobrang sir. Luwag. Tsaka dito sa likod, sir, o yung passenger seat niya. Maluwag din yan. Sobrang tapos, luwag. Same din. Nagiging compartment din itong upuan natin sa ilalim. Tapos box type din yung compartment natin. Katulad ng mga prior Chandler, meron din tayong libreng gulong, meron tayong electric fan. And then may speed selector din siya. Tapos sound system, the same din. Meron tayong Bluetooth, AM, FM, tsaka USB. Pero isa pa sa magandang feature na bago dito sa version 6, aside na meron na rin siyang reverse camera, yung brake system natin sa likod, dalawa yan na disc brake na rin sa likod. Aba, naka-disc brake na tayo rito, guys. So, meaning, napakaganda na ng braking system natin dyan. Dalawa yan, ha, kabilaan, naka-disc brake. Stainless na palodo na rin tayo, kaya talagang wala na kayong pangamba sa mga kalakalawang. Tsaka napansin ko dito sa version 6 na to, sir, napakaganda ng kulay niya. Yes, meron tingnan tayong nyo lumabas na Galaxy Blue. Ito, wow. Galaxy Blue. Merong dilaw niyan. Tapos yun, yung kanina yung moss green. Ayun, yun, ang ganda rin, no? Turquoise pala yan. Ganda, sir, no? Ayun, no? Parang siyang ano eh, army green na maputla. Parang sobrang, parang standout yung mga kulay niya, hindi yes. Regular lang na. Parang siyang ano eh, yung kulay ng primer. Oh. Tapos glossy agad. Ang ganda, guys, so, uso sa mga sasakyan yan, yung mga ganyan. Sa mga pickup, marami ako nakikita sa mga motor. Ganyan, ganyan yung mga bagong lumalabas so, na kulay. Gusto nila yung mga nag-standout sila unique. Or hindi common yan. Unique, sobrang unique talaga. Ay sir, bago pala natin makalimutan, meron pa akong gustong pakita dito sa likod. Sige sir, ano ba yan? Ano ba yan? The version 6. So, yung brake lights natin, dito na siya sa may bumper. Uy! Ganda guys, oh. Nakasadya talaga dito sa bumper, sir, ha? Oo. Tapos pwede ka maglagay ng personalized plate mo dito. Okay. Tapos may camera na rin dyan sa likod, oh. Oo. May reverse tapos, camera. Tapos, for extra visibility, meron tayong signal and stoplight dito sa taas. Uy, yung ganda nito, ha? Oh. Meron siya talagang nakasulat na stop. Oo. No? Kitang-kita na yan. Ewan ko na lang kapag hindi pa huminto yung nasa likod for mo niyan. For visibility na lang yan. Tapos may ganda. Crown light tayo sa harapan for added visibility. Sobrang dami na palang ilaw nito ngayon at talagang pinaganda at parang pinabongga itong unit na to. Sige sir, alamin naman natin kung magkano presyo nito ngayon. John, si Chandler LV is only at 70,000. 70,000 lang guys, oh.
Napakaganda na ng unit nyo. Size 8, 100 by 90 ang sukat ng gulong. Kaya talagang sobrang taas ng ground clearance. Kita nyo naman, no? Wala kayong pangamba kahit madaan kayo sa mga humps or may mga matubig na kalsada. 70,000 pesos, sir, ha? Yes, 70,000 pesos. Yung mga kulay na pwede nyo pagpilian, talagang sobrang ganda. Sample na nga lang yan, itong pinakita natin, di ba? Galaxy Blue at yung Moss Green na yes. Tinatawag mo kanina, sir, no? Meron din yan. 70,000 pesos, guys. Sulit na sulit. Tapos, meron din tayong, ano, option for home credit. May home credit pa. Yes. So, kung sakali, wala silang 70,000 ora-orada na ibigay ngayon, meron tayong installment. Yes. No? Pwede kayong kumuha. Utang, huhulugan nyo lang kada buwan. Yes po. Ano yun? So, buko dito sa four wheels na to, sir, pakita mo pa sa amin yung inyong magagandang unit dito. Yun, sakto, sir. May papakita ako sa inyo ngayon. Literal na galing sa warehouse. Uy! Ito yung Mini Ross. Mini ano Big tawag Ross. Nyo dito, sir? Mini Big Ross. Mini Big Ross. Guys, tignan nyo kung gaano kaganda ang unit na to. Sir, tindig pa lang. Sobrang astig na, no? Yes. Kung gusto mo ng mas malaking four wheels, mas malaking capacity, mas malakas na power, eto na yon. Tsaka, ang maganda dito, high ceiling siya, oh. Yes. Ang taas ng kanyang bubong. Oh. Kaya kahit na matangkad ang mag-drive, pwede. Walang problema. Ayaw. Dito tayo sa kabila para makita natin ang forma. Eh, no? Napakaganda. Tapos yung manibela niya, sir, bakit parang nakakahawig na talaga ng manibela ng sasakyan niyan? Yun, ang mechanism nga natin actually dito sa Mini Big Ross is para na siyang automatic na vehicle. Kasi wow. Steering wheel na tayo, controls natin dito sa kaliwat kanan. And then accelerator natin, foot acceleration na rin siya. Ganda. Brake. Parang kotse na talaga, sir, no? Yes. Tapos ito matindi, may kasamang tablet. Eh, no? Yan. Ito na rin yung pinaka-panel natin. So, dyan lumalabas yung mga information, odometer, speedometer, battery capacity, and then yung screen natin or panel natin para sa reverse camera niya. Sobrang high-tech. Dito na rin yung sound system natin. And makita nyo, wala kayong makitang buttons kasi soft touch na siya. Ibig sabihin, touch screen. Oo. Oh, wow! Soft touch siya. Nasa screen niya na yung mga buttons. Ang tindi! Tsaka ito matindi. Mas matindi pa pala. Yung pinaka-floor matting niya, stainless. Na. Oh. What the... Grabe, no? Ngayon, mapapamura ka na lang talaga sa sobrang ganda. So, etong Mini Big Ross na to, sir, ilang tao na ba ang pwedeng makasakay sa unit na to? Yun, si Mini Big Ross, 4 to 5 seaters ang kaya nito. Hindi four kayo magpipisigan. 4 to 5. Luluwag, sir, oh. Diyan sa kinauupuan mo ngayon, sir, tingin mo, ilang tao pa pwedeng sumakay dyan? Oo, medyo malapad-lapad na kayo. So, mga pinaka-komportable, dalawang kasing laki ko. Dalawa? Sa sample ko, sir, ha? Comfort na yan. Papakita natin. Ayan. Iupo rin yan, tayo. Medyo huwa ka. Ayan, no? Oh, kita nyo naman. Maluwag pa rin yung, ano niya, yung space niya. So, hindi may ilang yun nag-drive. Tsaka, ano, leg room, malaki rin. Yung space natin dito, sir, talagang okay pa. Oo, luwag pa. Saka, sir, may seatbelt tayo for seat safety. May seatbelt. Nakita nyo naman. Tapos yung head clearance natin yan, sandanggal. Oo. Kaya kahit na matangkad yung uupo rito, kahit si kaya, Kai kaya. Soto, no? Kahit si Kai Soto umupo. Hindi tayo sure kay Kai Soto, laki nun. 7-footer pa naman eh. No? Ibig sabihin lang natin, guys, kaya, mataas kaya. Ang ground clear mataas. Or yung kanyang ano, yung ceiling niya, no, hindi talaga uuntog sa bubong ng unit na to. So, yung ganito, gano'ng kalayo na pwedeng marating yan, sir? Si Mini Big Ross, on an average, kaya nito up to 50 kilometers. 50 kilometers? Malayo na rin pala pwedeng marating malayo nito, 50 kilometers. Tsaka, ang maganda rito, sabihin na natin meron siyang mga rack na yes. Pwedeng paglagyan ng kanilang mga kagamitan. Sample na lang natin itong nasa taas, sir, oh. Top rack tayo. Meron siyang top luggage rack. And then dito sa likod, meron din tayong basket sa likuran. May basket or storage tayo rito na napakaluwag, sir. Marami saka silang pwedeng ilagay. Itong ilalim ng driver seat, ito yung compartment niya sa loob. Sa driver seat, sir? Oo, itong buo na to, compartment to. Aba, so... Marami pala talaga silang literal na pwedeng ilagay yes. Sa unit na to. Maraming mailalagay. Ganda! Tingnan natin yung harap ng bahagi ng unit na to. Ayan o, tingnan nyo yung harapan niya o. Talagang napaka-format, napaka-pogi.
may bumper pa siya. Tsaka napansin ko, yung pagka-black niya, glittery. Yes. May mga glitters, guys. Eh, no? Parang galaxy yung black. Yung mga kulay na lumabas niya, ganyan eh. May mga glitter siya. Ang ganda. Oh. Tsaka yung sukat ng gulong, sir, maganda rin, ha? Oo, oh, maganda rin. Size 10. Tubeless. 100 by 90 by 10. Tubeless. Aluminum mags. Suspension check. Oh, may crash guard din tayo. Ganda. May crash guard na rin or meron din tayong mga depensa sa gilid. Tsaka hindi lang apat ang gulong nito, sir, ha? Lima ang gulong. Meron tayong spare tire. Ayun, no? Meron siyang extra tire with mags. Or parang hélice na nga. Kung titignan mo, nandun sa pinakataas, oh. Napakagandang tignan. So, itong mini big crosser, meron din pala siyang uphill assist, ano? Oo, kasi makapansin nyo siya, nandito na sa harapan yung handbrake niya. Kasi, normally, dito yan sa gilid eh. Pero nandito nyo sa harapan kasi meron na tayong uphill assist. So, very accessible na rin kapag ka dito, oo, no? Napakadaling gamitin. Tapos, meron din tayong control sa speed. Tapos, drive and reverse. Ang motor power pala natin is at 1,500 watts. Lakas! Tapos, ang battery natin is 60 volts, 45 amperes. Tsaka, ang ganda na rin ang side mirror niya, oh. Oh, parang pangkotse na rin talaga, literal. So yung ganito, mini big grosser, magkano naman ba ang presyohan natin dyan? Si mini big gross is only at 125,000. Oh, 125,000 pesos, meron ka ng parang kotse na unit dito sa Waymaker. Sulit na sulit, guys. Di ba? Eh no? Okay talaga. Sa mga nag-aanap dyan, ha? Or kung gusto nyo mag-drive ng parang kotse, eto na ang unit. Guys, kung naghahanap kayo ng sobrang macho, sobrang guwapo na unit, ito yun. Ako yun. Ito yun, guys. Kasi kung papansin niyo yung forma ng unit na to, akala mo naka-upgrade, sir, no? Oo. Naka-lift, tapos talagang... Ragged talaga yung forma niya. Naka-steel bumper, eh, no? Tsaka to, iba ito. Eh, actually, no? Pwede maupo dito, eh. Pero syempre, ano lang, tambayan lang. Meron siyang rack sa hood mismo. Oo. Napakaganda, tsaka yung ilaw niyo. Angas talaga. Parang sasakyan na talaga yung formahan, sir. Iba yan, sir. Talagang pinakita pa talaga ni Sir Nico. Sige, sir. Kayang-kaya yan, oh. Wow! Grabe. Tambay, oh. Polo Robales ang dating, ano? Polo shirt, eh. Polo shirt. So, yung ganito, sir. Gano'ng kalayo ang nararating yan? Actually, same sila ng specs ni Mini Bigros. Mini Bigros din siya. Kurumaki variant. Almost everything is the same, 1,500 watts motor power, 60 volts, 45 amperes. Sa range, almost same din siya, up to 50 kilometers on an average. And then, pinagkaiba niya talaga lang is yung mas rugged looking siya. Meron din tong spare tire, tapos may top cargo rin tayo. Meron din tayong reverse camera sa panel. Tapos steering wheel din siya, tapos foot accelerator and foot brake. Eto sir, gano'n naman po kabigat ang pwedeng isakay sa unit na to? Eto, medyo mas bulls ko to, up to 400 kilograms kaya. 400 kilos, so, guys. E-bike. So, tapos, yung distance na pwede niyang marating, same lang din dun sa Up to 50 kilometers. 50 kilometers. Tapos, ito ba power steering na, sir? Oo, power steering na rin. Power steering na. Ganda. Tapos, tingnan niyo yung kanyang mating, oh. Napaka-elegante. Sobrang social. Tsaka ang lalapad ng mga upuan niya, sir, ha? Oo, tapos yan na yung compartment niya. Eto, natatanggal pa pala yung upuan niya. Nagiging compartment pa. Tapos ito, yung top cargo niya. Malaki na top rin. Luggage rack. Ang pinagkaiba nito doon sa mini big cross na pinakita natin, yung pinaka extra tire niya, nandito sa sa likod. Yun. Para siyang owner type. Tapos may leather na cover na rin. May leather cover. Parang owner type nga. Tsaka parang mas ano to, no? Mas malapad ng konti. Medyo malapad siya ng konti. Pero mababa naman yung ano niya, ceiling niya. Yung ceiling niya. Oo. Medyo rugged look talaga to. Rugged look. Sports. Sporty look. Sports type. Sports type. Size 10 din yung gulong natin. 100 by 90. Tapos meron din tayong handbrake. Siyempre, hindi mawawala yung trapal natin. Yes, libre din yan. Libre trapal na rin yan. O, dalawa pala minifan nito, sir, oh. Oo. So, pati na sa likod, pwede mo tutukan ng electric fan. Dalawa mini fan niya. Tsaka may mga handle siya na parang pang LRT. Yan. Oh, matili tayo nakawak sa mga safety handrails. Parang ano, kapitan eh. No? So, eto sir, magkano naman to? For yun, version. Same price lang din tayo sa Mini Ross, only at 125,000. 125K, guys. So, may mga pagpipilian kayo, ha? Sa mga 5 to 6, tama ba sir? Yes. 5 to 6 seater. Meron din siyang ano, crown light.
Kaya talagang napakaganda at visible kayo sa daan. So buko dyan, sir. Pakita mo na sa amin yung mga magaganda mo. Pag-usapan na natin yung Pogi. Hindi ako yun, hindi ako yun. Hindi, ito. Isa sa mga Pogi natin na electric scooter. Ito yung Vesla. Anong tawag, sir? Vesla. Vesla. Oh, hindi Vesla. Siya Vespa, sir, ha? Vesla. Oh. Mukha lang siyang Vespa, Mukha siyang Vespa. Retro-looking siya na scooter. Electric scooter. Power. Oh. Diba? So, yung ganyan, Tesla ba, sir? Vesla. Parang Vesla. Pinaghalo yung Tesla at Vespa. Oo, no? Vesla. So, itong Vesla na to, sir, ilan ang wattage natin dyan or motor power niyan? Yun. Si Vesla is meron na siyang 800 watts na motor power. And then, ang battery capacity natin is 60 volts, 20 amperes. Gano'ng kalayo na po nakakarating yung ganyan, sir? On an average, kaya niyan between 50 to 60 kilometers sa isang full charge. And then sa speed niya? Sa speed, magalaro yan between 40 to 50 kilometers per hour. Oh, di ba? Ilan ang maximum load weight niyan, sir? Dalawang adult ang ideal. Dalawang adult. So magkano naman presyo niyan, sir? Si Vesla is only at... double check na natin. Sige, sir. Double check niyo, sir. Para sure. Bago kasi itong mga electric scooters natin. Oh, habang chine-check ni Sir Nico, pakita ko muna sa inyo yung napakagandang gulong nito, ha. Yung gulong na naka-install sa kanya, 90 by 90 by size 12, guys. Kaya talagang sobrang taas. Ang ganda. Tsaka kung papansin niyo yung kanyang suspension, kala mo naka-aftermarket na. Tsaka naka-disc brake na to, ha. Tingnan nyo naman yung mga ilaw na naka-install sa kanya, oh. Mga LED na. Kaya talagang sobrang visible at malakas. Lalong-lalong sa gabi. So, magkano presyo niyan, sir? Yun, si Vesla is only at 38,000 pesos. 38,000 pesos. And then, so, pwede niyo itong ipasok sa home credit para sa installment. Yun, magkano nga ba ang ano, ang down payment natin sa home credit? Yung yun, pinakamura? Depende yan eh, kasi kung new application, if I'm not mistaken, 10 to 30% yung requirement ni home credit for down payment. Pero kung existing account holder ka na, ibig sabihin, nakagamit ka na dati ng home credit, pwede ka sa low down payment. Low down payment. So, lalo pag may offer. Ang pinakamababa na nakapag-down na may offer ng low down payment sa home credit, meron na tayo nag-down ng 1,000 pesos lang. 1,000 pesos? May e-buy ka na nun? Oo, sir. Wow. Depende yun sa offer ni home credit. So, yun. Depende lang yan kung existing ka na account holder o hindi. Narinig nyo, guys, ha? Kapag ka existing home credit ka na or member ka na sa home credit talaga, low down payment mo makukuha sa halagang 1,000 pesos. Yes, meron na tayong mga ganun. Depende yan sa offer ni home credit. Probably. Kung may 1,000 pesos ka tapos member ka ng home credit, may 1,000 pesos ka sa bulsa mo, uwi mo na yung e-bike, no? Yes. Ganun lang kasimple, guys. Ganun lang kababa. Check nyo yung mga, sa mga existing account holders, pwede kayong mag-check ng account nyo. Or pwede kayong pumunta dito mismo sa store. Pwede natin pa-check sa SA mismo ng home credit yung offers nyo. Okay, 1,000 pesos. So, buko dyan sa Vesla na yan, sir. Ano pa ba yung mga available mong unit dyan? Yun, sir. Ito, meron pa tayong matindi, as in matindi, na electric scooter. Ito yung N9. Matindi pa sa matindi. Oo. Itong unit na to. So, ito yung tinatawag na N9, sir. Yes, N9. Balita ko at sa pagkakaalam ko, ito yung unit na kaya lang din namang tumakbo ng 100 kilometers per hour. 100 kilometers per hour. Ganun kapilis. Siyempre, depende pa rin yan sa bigat ng sakay. Pero yung pinaka-default niyan, sir, pag hindi nakasayad yung gulong niya, ilan ang top speed niya? Pag naka-center stand, lumalabas sa speedometer niya, 123 kilometers per hour. Tsaka ang gaganda ng mga kulay na available, sir, ha? Yes. Pula at dilaw. Calibrated na rin yung ano yan, yung speedometer niya. Oo. So mas realistic na yung ano niya, yung takbo niya. Sa isang full charge, sir, gaano kalayo na pwede niyang marating? Ito based dun sa experience rin ng owners natin. So ito yan si Sir NG, yung isang technician natin, and then sa Gentry yung home credit SA natin. Personally, meron silang units, bumili sila. Sa isang full charge kaya nila up to 90 kilometers. 90 kilometers? Guys, sobrang layo sa isang full charge. Tsaka ang maganda niyan, tipid sa kuryente. Yes, kasi ang battery natin is 72 volts, 32 amperes. Mm-hmm. So malakas na rin siya, pero hindi siya malakas sa kuryente. Again, mag-range lang siya sa 8 hours na charging.
Between 50 to 20 pesos bro sa isang full charge. Sobrang sulit naman itong unit na to. Tsaka kung papansinin nyo yung mga pyesa na naka-install sa kanya, akala mo talaga mga naka-aftermarket na sero, pagmula sa mag, suspension, yung ating disc brake dito, ayun o, sobrang laki ng bilog niya. At yung ating handlebar dito, naked handlebar na yan. Ang yung ganda o. Disc brake tayo. Yung levers natin, yung brake levers natin adjustable, so medyo mahaba or maiksi yung kamay mo, pwede mong ang i-adjust. Ang gaganda ng mga naka-install sa kanyang pyesa, oh. Mukhang sulit to, sir, ah. O, tapos meron tayong speed selector dito, 1, 2, 3, sports mode yung pinakamabilis, and then meron tayong reverse. Probably may mga option pa. Oh. 100 kilometers per hour, yung lumalabas sa kanya pag hindi nakasayad, 123. Oh. Tama ba? Tapos yung signal light nito kasi, ito, so, pag pinrest mo siya dito, so left, then pag papatay mo na, right. Pero press pag gusto mo mag-hazard, pinutin mo lang siya ng left and right, naka-hazard ka na lang. Tapos pag papatay mo, press lang sa gitna. Sobrang dali niyang gamitin. So ito sir, magkano presyo niyan, N9? Yun, bodega price tayo tulad na nabanggit natin kanina. So ang presyo lang ng N9 sa atin is only at 54,000 pesos. Yun, no? Bodega price sila guys, kaya ganyan kamura ang presyuhan nila rito. At ang mga kulay na pwede nyo pagpilian, ito ha, yung dilaw, yung tayo pula, dilaw, may pula, tsaka yung asul. Ito eh, medyo kaiba yung pagka-blue niya eh. Ang ganda! Yan. Eh no, para siya shiny. yung bagong kulay ng Fazio. Oh. May ganyang kulay yung bagong design ng Fazio, ang ganda oh. No? Sobra sulit. So bukod dyan sa mga unit na yan, meron ka pa bang gustong ihabol sa amin or ipakita sa amin dyan, sir? Yun, mabanggit ko lang. Papansin nyo siguro, kanina ko pahawak tong dalawang puting no? box na ito. Ano ba yan? Ano ba meron dyan? Ito yung special freebies natin na available ngayong October. So lahat ng four wheels type na nakita nyo kanina, including yung Mini Ross, and then itong mga scooter types na pinakita natin, ito yung special freebies natin. So pwede kayo mamili ng Samsung power bank, 10,000 milliamperes. Pinamon! Original tapos, Samsung yan ha? Yes, original Samsung to. And then, ito naman, Bluetooth speaker na bakal yung ano niya. So, maganda. Bigat. The Bluetooth speaker. So, pwede kayo mamili kung anong gusto nyong special freebies. Worth 2,500 tong freebies na to. Ganda nyo, sir. Mukhang sulit na sulit. Biruin nyo, bodega price na. Mura na yung binanggit natin. Special freebies pa kayo rito. Exclusive to dito sa Waymaker Cycle Center Tondo Branch. Aba, napakaganda naman ng mga offer natin ngayong October. Sir, baka meron ka pang gustong ihabol or idagdag sa mga naipakita natin. Sige po. Yun, ito lang. Dito pala sa Tondo Branch, sa Waymaker Cycle Center, hindi lang tayo purong electric. Sa mga kaibigan nating bikers, pwede rin kayong pumasyal dito kasi meron tayong mga bike parts dito and mga bikes na binibenta. Kung mapapansin mo sir, meron tayong mga bikes dito na available. Mm-hmm. Especially Saturn, yung Saturn na brand at yung mga sub-brands nila. Meron tayong mga parts dito. So, available yan dito sa Waymaker Cycle Center, Abad Santos Branch, Tondo. Yun, baka meron kong gustong i-shoutout or batiin sir, sige. Binabati ko yung mga tropa natin dyan dito sa Tondo, of course, Pendeo Foundation. And then, mga kaibigan natin sa Cavite, Waymaker Cycle Center, General Trias Branch, yung warehouse natin sa Barangay San Juan Dos. Visit nyo yung Facebook page at Waymaker Cycle Center, Gentry. And of course, yung pinakamamahal kong branch, Waymaker, Naik Cavite. Sa ano yan, Ibayo Silangan, Naik Cavite. Visit nyo lang yung Facebook page, Waymaker Electronic Bicycle, Naik. Or search nyo lang, Waymaker Naik. Yun, message alright lang kayo dun. So, syempre, hindi tayo makakalimot magpasalamat sa buong team ng Waymaker Cycle at sa mga owner, especially sa nakasama natin ngayon, si Sir Nico. So, maraming salamat po, Waymaker family, at sa lahat ng bumubuo dito. Big shoutout po sa inyo. Pasyal na lang kayo guys kung may mga nagustuhan kayo sa mga naipakita natin. More power and God bless po. Ay, sorry, bago ko makalimutan, ba magal sa akin. Visit nyo na rin yung bago nating branch, Waymaker Cycle Center, Valenzuela. Sa mga taga North, visit nyo page, Waymaker Cycle Center, Valenzuela, along MacArthur Highway lang. Alright, more power and God bless sir. Thank you sir. Waymaker Cycle Center. Alright folks.